Oh, you're good. Yeah. Your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been turned off. Nandito na ako sa Turkey. Naghihintay ako ng announcement ng boarding gate ko. Because it's only 7:26. At yung gate ko i-announce pa at 7:50. So, nandito lang ako sa coffee shop. Just waiting. Kanina pa ako naglalakad. Trying to find this. And then I just went through security. Kasi na x-ray ulit kami. And na security ulit kami for international transfers. Pero finally, makakapag-chika na ako kasi nga, nandito na ako sa airport kasi dun sa plane kanina, hindi talaga ako makachika dun. Syempre, di ba, nakakahiya sa katabi ko. And also kasi nag-economy ako this time. Nung flight ko nung last year, which is December, nag-first class ako nun. So, sana nakapag-vlog ako. Pero, hindi ako nag-vlog nun. Pinili kong hindi mag-vlog kasi sabi ko, first time ko mag-Europe, so gusto ko na to be present. Parang ganun. But this time, pwede na ako mag-vlog. At, update, nandito ako sa... hindi ko alam kung saan ba to. So, sa area, parang open area ng Turkey Airport. Naghihintay lang ako ng time at ang pangit ng lighting, my God. Pero, pag pumunta kayo dito sa Turkey Airport, munta kayo dito sa NVNCH. Ano? And Munch. Baka Munch to. Munch. Ang popogi ng mga barista nila. Tapos tinanong pa nila ako kanina kung I'm Vietnamese. Sabi ko, nope, I'm Filipina. So, dito kayo pumunta pag nandito kayo sa Turkey Airport. Nandito siya sa gitna ng mga duty-free. And bumili na rin ako ng aking gum. Fresh breath lagi, diba? Kahit hindi ako nakapag-toothbrush kasi may dala akong toothbrush. Pero hindi ako nag-toothbrush kanina. Mamaya ko na ikukwento sa inyo pag nakaupo na ako ng mas maayos. Ba't ako nasa Europe? At kung anong gagawin ko sa pupunta ko. It's a surprise! And also, ba't ako nag-order ng croissant? Kumain na ako kanina. Ako nag-order ng croissant, I don't know why. Para lang siguro may dagdag yung order ko. Kasi parang nahihiya ako dito. Wait nga, ganyan nga ako. Baka pagbawal nila. It was a 12-hour flight from Manila to Istanbul. Okay naman siya. Actually, yung flight okay. Nakatulog ako, bongga. I wasn't so anxious kasi usually pag airplanes and flights, anxious talaga ako. In fairness naman, yung flight was chill. Hindi masyado marami yung turbulence. Okay naman siya. Tapos, yung mga katabi ko, sobrang chill lang naman. Mag-asawa sila na parang Italians yata. Mga matatanda, natulog lang sila the whole time. So, yun lang. Dahil, naghihintay din naman tayo. Magme-makeup na. Magre-refresh. Para naman fresh ako. Parang inaantok na yung magtitinda dyan sa duty free, oh. Mag-spray tayo ng perfume. Hindi na ako fresh. Yung mukha ko bagsak na, guys. So, okay na. Pag-retouch na ako. Guys, ito na.
Yung gate ko is C4. Woohoo! Pack. O, diba? Ganyan lang po kadali hanapin ang C4. Tapos, inumaga na. Maliwanag na po. Kasi yung flight ko is 9:05. So, boarding is open siya 8:05. Update! Nandito na ako sa pangalawang flight ko, which is papunta na dun sa pupuntahan ko. Finally, nakatupo na ako. Maganda yung seat ko, guys, kasi harap na naman siya. Ayan, binili ko itong mga seats na to para hindi masyadong likod kasi nga ayoko sa likod. This flight and bagage din is the Yalish Sirikyan. Dear passengers, please do not block the aisle when stowing your hand luggage in the overhead bins. Thank you for your cooperation. Nandito na ako! Maya-maya magkikita na kami ng aking jowa. Saglit lang naman ako dito. Wala lang, naisipan lang namin. Pero ngayon, hinihintay ko siya kasi galing siya ng Estonia. So, nagkataon na na may flight siya today. Ako din naman, ngayon na rin yung arrival ko. So, sabay na kami na dumating dito sa airport nila. So, sakto na yun. Pero, hihintayin ko siya till 1:30. Kasi yun naman yung lapag nila. Ako, haggard na. Kagabi pa ako nasa airport, kahapon pa. So, ayan. Diba sobrang random? Never kong nilagay sa broadcast channel na nasa flight pala ako and everything. Naglo-launch pa ako ng mga video kagabi. Tapos biglang nasa airport pala ako. Eh di mga kasi sabi nila, parang bawal mong sabihin hanggat hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. So, ayun. Yun yung ginawa ko. Ewan ko nga, hindi ko nga alam kung saan ba ako pupunta. Dito lang ba ako? Hindi ko alam kasi kung meron bang mga tambayan dyan sa labas. Ayoko namang lumabas kasi nga dami kong gamit. Mabigat pa yung luggage ko. So, wala na rin kami hindi nakita. Mga ano na. 2 months. Nag-text siya kanina eh. Sabi niya, we're getting ready for takeoff. I'll be there in 1 hour and 30 minutes. Ha? Anong oras ba lapag niya? 12? Ah, 12:30. Lapag nila 12:30? Okay. Mongga naman pala. So, anyway, update ko kayo later, guys. So guys, ito na yung moment na hinihintay ko siya kasi sabi niya sa akin, punta daw ako sa isang coffee shop kasi ayaw niya na naghihintay ako dun sa tabi nung mga belt. And also, hindi ko na nagamit yung vlogging camera ko dito. Cellphone ko lang yan. Kasi nakakahiya naman na may setup ako ng vlogging camera dyan, diba? At least, may nakuha naman akong konting clip kahit paano. So, ayan, hinihintay ko lang siya. Mga siguro 20 minutes akong naghintay dyan. Tapos, yung nung dumating na siya, tignan nyo na lang sa IG ko. Nandun yung full clip, pero ayan, may pa-preview ako dito. Thank you.
Oh my god! Let's go! Bago ako mag-chika. No, not yet. I'm so full. Hi guys! So, ayun, finally nakarating na rin kami dito sa house ng aking jowa. Katatapos lang namin mag-dinner nung binili namin mga grocery kanina. So, cheers babe. Cheers. Cheers. So, nandyan siya. Nandyan sa kabila. But anyway, guys, ayun na nga, yun na yung nangyari sa aking flight, which is nakita nyo naman. And nung moment na nagkita na kami, is nasa IG ko, which is hindi ko alam kung nakikita nyo na by now. Nakita nyo na by now, ngayong pinapanood nyo tong vlog ko. Pero it's there in IG. I did not include it here na lang para pumunta kayo sa IG para makita nyo yun. Baby, how was your flight? How was your flight from Estonia? Huh? Bumpy? A lot of turbulence? Yes. Pareho pa naman kaming anxious flyer. Guys, kung anxious flyer ako, siya din. Anxious flyer siya. So, pareho kami. Parehong-pareho kami na kinakabahan talaga sa mga flight and sa mga planes. Yes daw. Tapos, ayun. Pero, awan ng Diyos, nakarating naman kami ng maayos sa aming mga... Nakarating naman kami ng maayos sa mga destination namin. At ayun na nga. Tapos, nag-drive kami from Vilnius, dun sa airport. Nag-drive kami ng more or less 3 hours papunta dito sa area nila. Which is, syempre, hindi ko na lang sasabihin kung saan para sa privacy niya. Okay naman din yung naging drive. Hindi rin boring kasi, syempre, puro din kami kwentuhan and all. Yun lang. And then, after nung drive is, yun na yung nag-grocery kami, which is yung nakita nyo kanina. Bumili lang kami ng mga essentials. Yung bumili ako ng shampoo, conditioner, and body wash. Kasi yun yung mga hindi ko dinala. Tapos, eto okay naman. So far, ako'y... nilalamig, lamig na lamig dahil malamig pa rin dito. How cold is it outside? It's warm. It's 6 degrees. Warm? Warm? 6 degrees? Warm? Uh-oh. No, that's not warm. That's cold. For Filipinos, that's very cold. You know what, babe? We go to Tagaytay and that's like 24 degrees. And that's cold for us. You're spoiled. And then here, it's 6 degrees tapos sabi niya it's warm. How many degrees when you can say that it's cold? -8. Oh, yun daw. Yun daw yung cold para sa kanya. If it's -8, yun na. Medyo nilalamig na din siya. When does it get -8 here? January. When I left. Yeah. Yeah. So, naging -8. Noong nakalis na ako dito, which is buti na lang, hindi ko naabutan dahil ngayon na bumalik na ulit ako dito, which is, ano na, start na ng March, is medyo warmer na at nakakasurvive na ako, guys. Pati yung mga damit na dinala ko is okay-okay na rin, hindi na rin masyadong yung super balot na balot. Hindi na ako nagdala ng mga heat tech dahil kaya naman na ng siguro 2 layers ng damit. Kaya na siya. So, ayun naman. Today, wala. Nag-stay lang ako dito. And nag-work. Work. And then, yun. Saka kami nag-luto din ng aming dinner. And then now, we're just enjoying a glass of gin tonic. Pero siya nagbe-beer siya. Ako nag-gin tonic ako. Red Horse. There's no Red Horse here. Do we have any plans tomorrow? We do. We're gonna go walking, right?
Lalabas kami bukas, mag-walking-walking kami. Tapos, sa gabi is merong game. Manonood kami ng game, ng basketball. Tapos, this weekend, meron din kaming plans to watch a movie. Kasi lalabas yung isang movie na gusto namin panoorin. So, we'll do that too. Folks, I have a question. Sure. How did you feel when you first saw me at the airport? Okay, what? First thing that came into your mind when you saw me there? She's filming. I've seen the phone. Kung titignan nyo pala yung video sa IG, yung nung pinuntahan niya ako dun sa table and all. So it felt like a setup. So, nung pumunta na siya sa akin, ang binulong niya sa akin dito sa tenga ko is sabi niya, "Didn't you think I wouldn't see the camera?" Something like that, diba? Yeah. Right? Kasi nakita niya yung camera doon. I mean, yung cellphone ko na nandun. Pero, did you expect that? Did you expect that I would film it? Yes. You know me well. Yeah. You know. But, at least, were you happy to see me? Of course. I was so happy. Huh? I missed you. Yeah. So, ayun na guys. Yun yung kwento ng aming moment dun sa airport. So, anyway, mag-ano na kami guys. Mag-chill na kami kasi katapos lang namin kumain and we're drinking and gabi na rin. So, update ko kayo bukas.